Hello, hello again mga kacharat, and welcome for another unboxing video. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button and click on the notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong upload. So we have here a package from Lazada. So again, hindi to sponsored guys. So we have here the Infinix Note 30 5G in 8GB and 256 or 8GB RAM and 256GB internal memory na variant. So ayan, so we got this during part pa rin siya ng 6/6 sale, but na purchase natin siya last June 10, pero it arrives after 5 days kasi inabutan tayo ng Sunday tsaka ng holiday. So ayan, so dumating na siya at kita na lang ninyo, it's now 5 a.m. 5 in the morning, so kakauwi ko lang from work kaya ngayon ko lang siya na nahawakan at i-unbox na natin. Hindi na ako makapaghintay later, so gusto ko na siya agad gawin or gusto ko na siya agad i-unbox. So ayan, so without further ado, start na natin. Pero yun nga, bago yun guys, itong package nga pala na to ay galing ng Araneta Avenue, Quezon City. So ayan. So alright, so umpisa na natin guys. Let's unbox this package. Alright, so ayan guys. So na unwrap na natin siya sa pagkakabalot. So kung mapapansin nyo, yung papel na pinakita ko kanina, meron siyang sales invoice, which is very good. Thank you nga pala sa seller for providing a sales invoice kasi magagamit din natin yan for warranty. And because most of the stores, diba, nagre-require sila ng official receipt to claim for warranty. So ayan. So guys, kung wala pa rin kayong ShopBack application, i-download yun yan so you'll get instant rebate from your favorite online store. And aside from that, kung bago pa lang kayong magre-register, you'll get 100 peso registration bonus agad-agad yan. So kunin nyo lang yung link sa description ng video na to. So ayan. So guys, kung actually I've been eyeing for an Infinix phone even before. I'm planning to get that Infinix Zero X Pro, the one with the 60 times na periscope. Kaya lang, hindi talaga siya nagsa-sale, kahit mag-free shipping, hindi talaga nagbibigay si Infinix. So ayun, so hanggang nawala na siya sa circulation, I think it was discontinued na. So nung nakita ko to, itong Note 30 5G, maganda yung specs niya, kaya lang hindi siya available. Ang gusto ko sana yung gold. Kaya lang, during the 6/6, yung start ng 6/6 sale, hindi out of stock daw yung gold. Kaya nung nakita ko, nung nakabili na tayo ng phone, yung sa Oppo and the Samsung, tsaka naman lumabas yung gold, naging available siya. So, hindi na ako nagpatumpik-tumpik, so bumili na tayo. Kasi pasok na pasok to sa ating Chararat Finds. Kasi imagine, kahit wala siyang free shipping at other discount, nakuha lang natin siya. Yan, yung original price niya is 9,999 for this variant. Yung 8GB and 256 na internal memory. So ito yung gold color. So nakuha natin siya with a cashback rebate ng 400 pesos. Then meron din tayong cashback earned na 100. So parang pumapatak lang din siya ng nasa 8,500 lang halos, ba? Diba? So pasok na pasok pa rin to sa ating Chararat Finds. So ayan, so i-check na natin yung box nitong ating item. So ayan. So guys, ito nga palang model na to, kare-release niya lang May of 2023. So wala pang 1 month. As per Google, it was May 22nd of 2023. So wala pa siyang isang buwan nung na-release. So ayan. So kung titingnan natin, ayan. So actually sabi nila ang Infinix daw is a gaming phone. Though hindi naman ako gamer, but I really like yung specs kasi nito. Yun nga, kasi you can see here, it's up to 16GB RAM kasi 8 plus 8GB siya, then ultra fast gameplay, then 5G na rin siya. So ayan, so makikita dito yung kanyang pinaka brand name, then Note 30 5G, tapos ayan na nga dito, then sa kabilang side ayan, so ano siya, naka-lining siya ng gold. So dito sa ibabaw, low blue light software solution nakalagay. Then dito naman is yung black na
branding. And ito pa, this is one of the deciding factor why I bought this item. It's sound by JBL. Then at the back, ito yung pinaka main specs niya, 45 watts all-round fast charge, 5000 mAh mega battery, 6.78 FHD plus eye care display with 120 hertz na dynamic refresh rate, 108 megapixel na master triple camera. So that's one of the deciding factor din, di ba? Imagine 108 megapixel na siya with a Dimensity 6080 5G processor with Android 13, so that's the latest Android model. Then up to 16GB extended RAM and yun nga, 256 na internal storage. Then it has a dual sound by JBL or dual speaker and high resolution na rin siya, di ba? So ayan, so Infinix Mobility Limited. Diba? Then we have the IMEI information here at the bottom. So ayan. And what's more guys, I also got this for free. Diba? So pasok na pasok talaga siya sa ating Chararat Find. So we have here the i66 Pro na headset, na wireless or Bluetooth headset from Infinix as well. Ayan, so open na natin yung box. And yun nga, meron lang din siyang konting UP dito, but I don't think na maapektuhan yung kanyang laman. So let's unbox this. So ayan guys, so let's start na and silipin na natin. So ayan, may second box. Actually parang cover lang tong isa din. Ito yung pinaka box niya. So ayan, naka-emboss siya. Then yun nga, sound by JBL uli. So ganun pa rin. It's green and black combination. So let's open the box. So again guys, this is the gold sunset color. Para rin siya yung sa Oppo Reno 8 na nakuha natin, 8T. Yan. So para siyang leather. Oh, actually leather nga yata siya. Mas then it's orange yan. Then silver naman dito sa side. Then triple camera siya. So ito yung one, I think. I'm not sure kung ano tong isang to, pero there's two camera holes here. Ayun, kung kita nyo. Ayun, one, two, then the third one. And of course, yung flash. Ayan, so nakalagay naman dito is 108 megapixel ultra clear camera, all-round fast charge. Yun nakalagay. Then nakalagay din dito yung Infinix 5G. Ayan. Diba? Then of course the IMEI. Then I think this is a finger sensor na rin. Then we have here the volume up and volume up and volume down. Then ayun nakalagay sound ayan, I don't know, kita focus natin. Ayan, so nakalagay sound by JBL. So here's the first speaker niya. Then we have here the SIM tray on the left portion. Then isa pa niyang yung front camera niya. Ayan, teka lang, ayaw mag-focus. Ayan, so there, yun. Then at the bottom is the second speaker, then the USB Type-C charging port, then of course the microphone and the 3.55mm jack. So ayan, so this came pre-installed na rin siya ng ano ba tawag dito, plastic cover, or I don't think na ano siya na tempered glass, so kasi manipis na siya, so it's more of plastic cover lang siya. I forgot paano, ano yung tawag doon, yung bago mag tempered glass, so ganun lang siya. Then that's it, so let's see what we have
or what we have or what's in store pa dito sa loob ng box. So ayan. So we have here the SIM ejector. Ah, okay. So ito. So hindi nga. So parang plastic covering niya lang yon. Then we have here, ito yung kanyang pinaka-tempered glass. So it's a good thing may kasama na siyang tempered glass, di ba? Ayan. But I prefer na yun na lang muna. Hindi ko na lang din siya muna tatanggalin. Then, what else? We also have here the warranty card. Ayan. Then, meron din siyang free na silicone casing. Ayan. Actually, manipis lang siya. Very lightweight. Very manipis. Ayan. It's nice. Pero actually, okay na ako sa ganito kasi hindi naman siya fingerprint magnet. But, I'll check. Maybe pag na-operate ko na siya. Then we have here the USB cable to USB or to Type-C. Ayan. And we also have the 45 watts Infinix charger. And tignan natin. Okay, actually hindi na siya natatanggal. So yun lang. So that's all that came from this box, or that came with this phone rather. So ayan, so if you have comments, questions, and suggestions, lagay nyo lang yan sa comment section below. And babasahin natin yan, sasagutin natin yan. And I'm going to explore this phone muna. And again, thank you again for joining me for this another unboxing. And I hope you have a good day. Bye!